taong 1992 nang magtrabaho sa Hong Kong si Corazon bilang isang domestic helper. Doon ay nagsimulang magkaroon ng direksyon ang kanyang buhay nang makilala niya at tanggapin sa kanyang puso ang Panginoong Jesus. Isa rin siyang aktibong lingkod ng Diyos sa simbahan. Ngunit walang sinumang nag-akala na hahantong siya sa isang pagsubok kung saan maaaring buhay ang maging kapalit. Nagkaroon siya ng breast cancer. Sabi po ng doktor ay nasa stage 2B siya. Kinausap ng doktor ang amo ko at ako na during the chemotherapy at 3 to 4 days, 5 days ay magiging very sick ako na hindi ako pwedeng magtrabaho. So kailangan ko lang mahiga, mag-gain ako ng strength for another session. Magkagayon man, hindi nagpayanig sa anumang karamdaman si Corazon. Bagkus ay tanging sa Diyos humugot ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Lumuhod agad ako. At sinabi ko sa Lord, itinuro ko yung kama ko na sabi ko, hindi kita binibigyan ng kapangyarihan na iparalyze ako, na mahiga ako sa iyo ng matagal. Naniniwala at nananampalataya ako na if the devil meant it for evil, God meant it for good. So, I will fight. Kung kailangan ko magpagamot, magpapagamot ako. Pero hindi ko tinatanggap ang mga side effect na pwedeng mangyari sa akin. Hindi siya sumailalim sa operasyon, pero siya ay nag-chemotherapy. Sa pakikibaka sa breast cancer, pinanghawakan niya ang kagalingang hatid ng Panginoon. Di tulad ng karaniwang nararanasan ng ibang sumasalang sa chemotherapy, wala itong naging side effect kay Corazon. Parang iba yung siglang nararamdaman ko. Parang may kakaibang lakas na hindi ko may paliwanag. So nag-prepare ako ng dinner, then normal routine ko hanggang kinabukasan, hanggang 3 days, nag-iintay ako kung something na may mararamdaman ako. Hindi man lang ako nagsuka. Although, eto ako nagkikemo, pero hindi ko nararanasan yung nararanasan nila. So, I used that opportunity na mag-share, mag-pray sa hospital. Kahit na may mga in-check na hindi ako naiintindihan, sinasabi ko lang, trust Jesus, look at me, what Jesus have done to me, He can do it to you, just believe. So, amen. Yun yung naging ministry ko. Sa biyaya ng Panginoon, nalampasan ni Corazon ang lahat ng chemotherapy sessions. Hindi nagtagal. Nung lumabas po yung resulta ng body check-up, ang sabi ng doktor, no problem with you, you are healthy again. So wala na kaming kailangang gamot na pwedeng ibigay sa'yo. Wala na kaming gagamotin sa'yo. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Although akala ko yung sakit na, nung marinig ko yung sakit na yon, tinayuan ko yung pananampalataya ko. Sabi ko, Lord, faith is not faith until I did not fight for it. Dahil sa pagpapagaling ng Diyos, hindi lamang naging matibay ang pananampalataya ni Corazon, kundi nagsilbing pagpapala sa ibang tao ang kanyang buhay. Alert pa rin po siya and enthusiastic in serving the Lord in the way he spoke or speak. Pakita ko po na walang diferensya since when siya pinagaling. Parang yung dati pa rin na wala siyang sakit. God totally healed her. Nangyari po ang lahat ng ito dahil gusto lang patunayan ng Panginoon kung sino siya sa buhay ko. Hanggang nabubuhay po ako, hindi po ako manghihinawa, hindi po ako magsasawa na ipakilala yung tunay na Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. Kasalukuyang nasa Hong Kong si Corazon kasama ang kanyang asawa at isang anak. Doon ay patuloy siyang ginagamit na instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Huwag lang tayong bibitaw sa Diyos, huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Dahil kahit gaano man katindi ang pagsubok na dumating sa buhay natin, mananatili siyang Diyos. You know, Peter, we have